guys! Welcome to my YouTube channel. So, yun nga po, nanggaling ako nung isang araw sa DFA, October 7, 2022, para kumuha ng panibagong passport. Dahil nawala po yung passport ko, 3 years ago na yung nakakaraan. Kaya yun, medyo matagal-tagal na din. Single pa ako noon, and now I am already married. Nagbigay lang po ako sa kanila ng additional requirement, which is yung marriage certificate, para makompleto ko po yung mga documents na kailangan ko pong isubmit sa kanila. So, today's vlog, i-guide ko po kayo step by step kung paano po ba mag-process ng panibago po natin yung passport. Ano po ba yung mga requirements at gaano po ba kahirap at katagal kapag nandun ka na mismo during your appointment sa DFA. Higit sa lahat, bago po matapos yung video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano rin mag-fill out ng ating passport application form. At saka disclaimer lang. Naman po para sa mga expired naman to na nawalang passport. So same lang din nung una, kailangan niyo lang din na mag-book muna ng appointment sa DFA. And then pagka yun, may kopya pa rin kayo ng passport ninyo na nawala, hindi yun na kailangan din mag-submit ng birth certificate. Dito guys, kailangan niyo lang ng affidavit of loss and penalty fee na 350 pesos. So hindi na nila hinihingan kayo ulit ng panibagong police report. Samahin niyo naman ako during my DFA appointment. Pinapila na tayo kagad ni Kuya Dort. 12:17 PM ngayon. Check natin kung anong oras siya matatapos. So, ito siya. Check niya din yung mga documents natin. Okay. Ito naman po, nakita niyo yung circle na yan. Yan yung pila papunta dun sa entrance ng DFA. And mga 1 o'clock p.m. pinapasok na kami sa loob. Yan, sinacheck muna nung lady guard ang ating appointment form. Kung okay ba, bago tayo papasukin at padiretsuhin dun sa information. Kasi yun ang first step nila. Bali, ito na nga po ang aking official receipt galing sa LBC. Ito yung papakita natin sa mag-deliver kapag ka i-claim natin ng ating passport. Yan, ito naman po, update ko lang. Pagkalabas sa pagkalabas ko sa DFA, ito naman po yung pila. Medyo marami-rami pa rin, kaya I suggest talaga na pumunta kayo ng maaga. Ngayon naman guys, samahin niyo ako at tuturo ko sa inyo paano mag-fill out ng passport application form. Yan, punta lang po tayo sa Google. Type natin ang DFA appointment. Then yun sa baba, makita natin yung passport.gov.ph. Click natin yan. Scroll down lang natin.
Ayan, check natin yung merong by proceeding with this application, blah, blah, blah. Then, click natin ang start individual appointment. Scroll down lang ulit natin to guys. Yung region, so Asia Pacific, correct. Philippines, correct. Yung site, yan kung saan kayo pupuntang branch ng DFA. So, ako sa SM Manila kasi yan ang pinaka malapit po sa amin. So, ito, DFA NCR, West, SM City, Manila. Baba lang din ulit natin. Check natin yung confirm, then next. Ayan, so dito guys, dito tayo magpipili ng ating date kung kailan tayo pupunta. So, nakita nyo yung red, sabihin yan fully booked na. Yung green yan yung available. So, pilin natin yung October 24 kunwari. Then, 2 o'clock kasi yan ang available, 2 to 3 o'clock. Click natin, I'm not a robot. So, chimney. So, anin natin yan. I-check lang natin asan dyan. So, ito may nakita na ako. Ayan, ayan, then ayan. Then, click verify. And then, next po ulit. Ayan, lagay natin na ating phone number kung meron. Kung wala, then yung mobile number na lang. Basta may makita tayong asterisk, guys. Kailangan natin yan lagyan ng information kasi ibig sabihin, required po talaga siya. Email address. Okay. Lagay natin. Confirm po natin ang ating email address. Then, our last name. Given name. Or yung pangalan po natin. And then, yung ating middle name. Ah, wait lang guys. Nakalimutan ko kasi mayroon pagkabagong kasal ka. No? Medyo confusing pa. So, hindi na pala ako Sarmiento. Yan. Kailangan gamitin ko ng apelido ng aking asawa. Kasi yan na yung ginagamit ko. Ngayon. Then, date of birth. Yan, dito magkakaalamanan tayo ng edad eh. Ayan. So, ito na. Tantarada! 19! 88! Bingo! So, yan. Si married tayo. Married! And then, female, tignan natin makalimutan. Birth, legitimacy, so legitimate po tayo. Country of birth, Philippines. Province, so lagay natin ang Metro Manila. Ayan, then, Navota. Then, click po natin ang ating next. Ito naman, father's information, so... Ilagay po natin ang last name nila. Name. Then, middle name. Ito naman sa mother. Then, halimbawa. And then, country. Spouse information, yung name po nung asawa nyo, yung last name niya. Given name or yung name, pangalan ng inyong asawa. Gitnang pangalan ng inyong asawa or apelyido, sorry. Ayan. Dito naman ay ang application type. So, tayo lost passport tayo, no? So, piliin natin ang lost. All passport number, later na yan. Hindi ko pa kasi nakopy yung aking passport number. Then, check natin itong date of issue. Yan, lagay natin.
an issuing authority. So sa akin kumuha din kasi ako before sa SM Manila lang din. So yun lang din ang ilalagay ko. Lagyan natin, basic of Philippine citizenship, birth. Okay, emergency contact person. Then ang contact number niya. Then balikan natin yung sa passport kanina. Yan. Passport number, ilagay po muna natin, baka makaligtaan. Okay, then baba na natin, pwede na natin siyang i-next. Ayan. Then dito naman, sa susunod, lagay po natin ang ating address. Occupation, office number, hindi na yung kailangan kung wala kayong office. And office address. Then click next lang po ulit. Individual appointment information review. So dito guys, kailangan i-review nyo muna lahat ng information na inilagay ninyo bago ninyo siya i-submit. Kasi baka mamaya may mali-mali kayo. So you need to double check po talaga. Then after nyan, I'm not a robot. I-click nyo na po yan siya. So traffic lights ang hiningi sa atin. Yan, check lang natin yung mga traffic lights na yan. And then click verify. Okay, then check ulit ito. Yan. Then, confirm. So, dito na po tayo sa processing type ng kung paano po tayo magbabayad. Or, ano po bang pipiliin natin? Regular processing or special processing? $9.50 po para sa regular. So, yan po yung pinipili ko over the counter. And then, ang total niyan guys, may additional, di ba, na ₱350. So, ₱1,300 po lahat ng babayaran ko. Yan. Pagka-click mo naman yung pay now, ito po yung lalabas sa inyo. General guidelines, yan. Kung paano nyo siya babayaran. Yan. Pag kinlik nyo naman yung proceed, dyan pwede na kayong bayad. Pero hintayin nyo muna kasi yung email na magagaling kay DFA, ibibigay nyo dyan sa inyo ang inyong reference number gaya nyan. Kasi yan yung gagamitin nyo kapag nagbayad na kayo. Meron akong video na binlog kung paano ako nagbayad sa GCash. Ilalagay ko po yan sa description, ng sa baba ng video to. Kung ano po yung link para po ikiklik nyo na lang and mag-guide po kayo. Tsaka sa akin din po pala, kinabukasan pa bago ako naka-receive ng email galing kay DFA. Passport appointment form, tapos yung aking official receipt na nagbayad na ako online. After nun, pinadiresyo na ako dun sa processing. Sa processing naman, ibibigay mo ulit dun yung mga documents mo, then iti-check nila lahat kung okay ba. Once na approve na yun, tataka nila yun, papuntahin ka na nila dun sa encoding. Tagpunta mo ng encoding guys, doon na papasok yung syempre, i-encode na lahat ng information mo and kung saan mo ipapadeliver yung password mo, kung hindi mo ba siya i-pick up, tapos i-double check mo yon.
doon din papasok yung biometrics. So, mag-fingerprinting ka doon. And then, yung sa picture, magpa-picture ka doon na rin din yung sa kanila. Tinanong ko doon yung empleyado, guys, kung pwede bang mag-smile. Pinayagin naman ako, basta wag lang daw yung sobra-sobra. And, nag-makeup din ako noon, pero very late lang. Hindi naman nila ako sinita, or dahil siguro nga late lang din yung makeup ko kasi 'di ba kailangan na teknika natin 'to ng bonggang-bongga kasi lalo pa ang tagal natin na hawakan yung passport natin, makita natin yung mukha doon. So yun, okay naman, pumayag naman din sila, wala naman silang nareklamo sa akin. Tapos tatanggalin mo yung mga alahas mo, yung kumihigaw ka, kung meron kang necklace, tanggalin mo yan, hindi siya pwede. And then, yung pag-picture pala guys, kailangan nakaganyan siya. Or pwede naman ganito, pero kailangan yung tenga mo nakikita. Ayan, so ganyan, pwede yan. Hindi pwede yung ganito. Hindi pwede yan. So kailangan kita talaga yung may hiwaga mong tenga. Pagka okay na, diba, i-double check mo yung mga details or yung mga information na in-encode nila dun sa kanilang computer. I-check mo nang mabuti kung okay ba, kung tama ba lahat ng information. So, yun, konting ingat lang tayo dun. Kasi once na magkamali tayo, sayang. Kapag ka okay na yun, papuntahin na tayo ngayon dun sa courier sa LBC. LBC yung courier ng DFA. Actually, noon pa yun talaga yung courier na napansin ko lang ha. Bago ka mag-exit, madadaanan mo yun sila. Pumunta ka dun kapag may kailangan pang bayaran pagdating sa delivery. Yun yung, kuwari, papadeliver ka na at hindi ka nakapagbayad online. So, yun. Diretso ka lang dun, then bayad ka lang sa kanila. Sa akin, nagbayad ulit ako ng another 150 pesos. Regular lang yun eh. So, sa ano daw, pagparash daw ng delivery is nasa 950 pesos. Mga 6 days. Sa akin, naabutin siya ng 12 days. O, 12 working days, I mean. Ganun. So, yun lang guys. Thank you so much po for watching. Sana po meron kayong natutunan o nagkaroon kayo ng idea kung paano po ba magproseso na ating nawalang passport. Kung may mga comments po kayo, may mga tanungan kayo, please comment down below and sasagutin po natin base lang po sa ating kaalaman. So, bye!